Kumpirma naman ang 3 sa 5 opisyal ng pulisya na pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte na sangkot daw sa illegal na droga mula sa Campo Crame sa Quezon City. Nakatutok live si Mariz Umali. Mariz. Mel, nakausap nga natin ang 3 sa 5 pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte na mga PNP officials na sangkot umano sa illegal na droga at lahat sila ay itinatanggi ang mga paratang. Emosyonal si Chief Superintendent Edgardo Tino nang makaharap ko sa loob ng Campo Crame matapos siyang pangalanan ni Duterte na isa sa mga opisyal na sangkot umano sa illegal na droga. Nanginginig yung laman ko eh. Totoo lang, kasi hindi naman talaga ako involved dyan. Diba? Nakita nyo naman yung aking record sa QCPD. Diba? Ibig sabihin ba, dahil marami akong nahuli sa QCPD, involved na drugs, involved na ako. Fair kasi unang-una, walang due process, hindi kami naimbestigahan para dyan. Hindi namin alam kung sino nag-akusa sa amin. Hindi namin alam kung yung accusation ba na yon ay standing on solid ground. Hindi namin alam eh. We were caught unaware and flat-footed kung bigla na lang kaming kuan eh. Binanggit ng ating presidente. Eh ang nakalulungkot diyan, paano kung yung ating mahal na presidente ay nabigyan ng maling impormasyon? Nito lang Biyernes nang marilive sa pwesto si Chief Superintendent Tino bilang hepe ng Quezon City Police District. Ngayon ay nakatalaga siya sa Office of the Chief PNP na may floating status. Hindi raw niya alam kung ano ang basehan, pero di raw niya masisisi ang Pangulo kung nahainan ito ng maling impormasyon. Handa naman daw siyang linisin ang kanyang pangalan. Oh, Mr. President, kaya ko po kayong tingnan mata sa mata. Kaya ko pong i-subject ang aking sarili for lie detector test. Ako po si Police Chief Superintendent Edgardo Gonzales Tino. Magmula po sa ako'y second lieutenant hanggang ako po'y mag-chief superintendent. Alam ko po ang aking pagkatao. I have never been involved in illegal drugs activity. I have never been involved in any shenanigans, so to speak. I have never been involved in nefarious activities. And hindi po ako dregs of society, hindi po ako salot ng lipunan. Ang isa pang binanggit ni Duterte na si Daang Bantayan Cebu Mayor Vicente Loot, unfair daw ito sa kanya, sa mga taga Cebu at sa kanyang pamilya. Biktima lang daw siya ng black propaganda. Ang dating hepe rin ng Western Visayas na si Chief Superintendent Bernardo Diaz, itinanggi rin na protektor siya ng illegal na droga. Mula raw noong lieutenant siya hanggang maging general, hindi raw siya na-involve sa droga. Narito ang mapahayag ni na Mayor Loot at Chief Superintendent Diaz. Walang dahilan para magprotekta ako. Dahil una, wala ako sa drogas na law enforcement function. I was cleared by EDSOT. Ayun. Yung anti-illegal drugs task force of the PNP, I am being tried by publicity and kailangan ma-clear ko yung sarili ko. And if there's a need for me to see the president or Bato de la Rosa, I'm willing to face the investigation kahit saan. Before election, kami yung na-report na mga general na nandoon sa Novotel. Pero I don't know kung may kinalaman ito o wala. Malinis ang aking record, hindi ako nagkaroon ng kaso, hindi walang reklamo sa akin, hindi ako nagpoprotekta ng illegal drugs. Isasabit ko ang aking sarili bukas ang bukas din sa krami para malinawan at malinis ang aking pangalan. Mel, si Police Director Joel Pagdilaw ay hindi pa natin ma-contact sa ngayon dahil nakapatay ang kanyang cellphone. Samantala, nakausap din natin si dating Deputy Director General Marcelo Garbo at kanina sumagot siya sa atin. Sinabi niya na tatawag na lamang ulit siya sa akin para magbigay ng pahayag. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.